Alright, so positive day, Gilivers. This is Dr. Gigi D. Sunga from My Game Change Project. Magandang gabi sa lahat ng Gilivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpa-coach sa atin, and if you need a speaker for seminars for students, teachers, parents, and companies team building, and if you want to enroll sa aking masterclass, if you want to become a speaker or a coach, message ka lang, 0939-5254-311 or sa aking FB page, Dr. Gigi D. Sunga. Okay, so say no to these 8 things. 8 things na simulan mo nang huwag gawin ngayon, okay? So, sabi mo, pag nandiyan na sila sa paligid mo, I will say no to you. A big no. Okay, so number one. So, ngayon lang, naisip natin, ha, pag nagpapapedicure tayo. Maraming salamat sa nag-aayos natin mga kamay. So, thank you very much sa inyo po, as kay Aling Virgie. Okay, thank you. Alright, so number one, okay? Say no to one source of income. A big no for that, okay? So, kung ngayon ikaw meron kang one source of income, say no to that. Okay, so hindi dapat siya nangyayari. Okay, magpaalam ka na dyan. Hindi sa work mo, ha, kundi dyan sa sistema na yan, okay? So, you need to add at least 2 to 3 sources of income. Because one source of income will not work for you. It did not work for me for how many years? It did not work to your family. It did not work to other people. It will not work for you, okay? So, mabubuhay ka lang ng from paycheck to paycheck, okay? Mabubuhay ka na hindi masyadong masagana ang buhay mo, okay? Gusto mo ba yon? Di ba ayaw mo? Okay? So, magdagdag ka ng source of income. Sabi nga, according to survey, all self-made millionaire, okay? Meron po silang 7 to 8 sources of income, right? So, wag nang 8, kahit 2 or 3 sources of income na lang, right? So, second, say no to savings. So, ito, nabanggit ko na before, gusto ko lang siyang isama dito, no to savings, okay? If you want to save 1,000, 3,000, okay, a month, ilagay mo na sa investment mo. You go to IMB Investment, you go to Sun Life, okay? Alright, so number 3, okay? Number 3, say no to easy tasks. Choose the hard work. Choose the hard assignment. Choose the hard task. Alright, so alam nyo, kakunti na gumagawa niyan. Di ba, minsan pag may meeting tayo, pag naghahatian ng committee, pag tayo pinamili, ang gusto lang natin, ako na lang yung, ano, yung pinakamadali. Pero salamat sa ating inumina from Starbucks. Bili sa atin ni Ma'am Joyce. Thank you very much. Rockstar. Okay. Alright, so, yun nga, we always choose the hard task. And minsan hindi natin na-discover anong kaya natin gawin eh. O hindi tayo natututo kasi pinipili natin yung magaan. Pinipili natin safest way, di ba? Yung alam na natin. Hindi na tayo natututo ng new skill, new things sa buhay natin, di ba? So, remember how kung paano ko na-discover na I can speak, I can be a speaker, and I can be a writer. Nung meron po kami seminar sa school, okay? So, meron kami speaker, 2 batches ang kanyang isa seminar. Nung after nung first batch, he has to go home kasi nadulas yung asawa niya sa CR. So, nandun yung mga audience, walang speaker. So, the president called me, sabi niya, G, ikaw mag-seminar sa taas. So, akit ako, di ba? So, then the rest is history. So, doon ko na napatunayan, oh, kaya ko pala. It's a hard task. Imagine that. Walang practice, wala anything. Then, magsasalita ka na lang basta in front of 100 ata yun or less than 100 students. Diba? It's a hard task, pero it helps me to discover na kaya ko pala maging speaker. Okay? Kaya ko pala magsalita. Alright? So, next. Okay po. Na-cellphone po kasi. Okay. Next. Okay? So, alright. Number 4. Say no to weekend vacation the whole month. Diba? I mean, not vacation actually. Every Saturday, every weekend, nasa mall tayo, nasa vacation, nasa gala, and everything. Say no to that, okay? Kanina lang, di ko lang kung na-upload na nung pamangkin ko. How do you manage your 24 hours and 7 days? Okay? Minsan yung Saturday natin, yan yung mga ginagawa natin, diba? Pero Saturday day mo dapat, if you are working, ilaan mo yan sa yung isang project, isang activity, isang negosyo na binubuo mo, isang programa na gusto mong gawin, or one craft that you want to improve, one skill na gusto mong i-improve sa sarili mo, dyan mo dapat ni-spend ang yung Saturday. Okay? So, hindi naman lagi, pero at least twice a month na Saturday mo, dyan mo binubuo sa bago mong project, bago mong binubuo mong meron kang plan na kakaiba, di ba? You so say no to every Saturday na mall.
every Saturday na gala, di ba? Every Saturday na gimmick. Say no to that, okay? Next, eto ah, eto, malaki na natulong nito sa buhay ko when I said yes, no to this. Say no to TV. Hindi na ako masyadong nanonood ng TV. Actually, for past few months na talaga, zero TV na ako, okay? Hindi na ako nanood. Even last year, medyo nabawas ako ng konti. So, I just realized, ang dahil ko pa palang pwedeng, dahil ko nagagawa pag di na ako nanonood ng TV. Ng mga drama series, everything. So, ang dami. If I want news, punta lang naman ako sa YouTube, eh, and Entre Philippines, and, you know, mag-lance ka ng newspaper, so, nakikita mo na what's happening around you, di ba? So, sayang kasi yung 1 hour, 2 hours sitting there, doing nothing, di ba? Every day, imagine mo, every day you are consuming 2-3 hours. What are you doing to your life? Di ba? What are you doing to those 3 hours? Na sana dahil mo na nagagawa, nakapagbenta ka na sana online. Nakapag ano ka na sana online, nakapag-deal ka na sana. Di ba? Sana may nabenta ka ng isang real estate, di ba? Meron ka na sana ng commission, di ba? So nasulat mo na sana 'yung libro mo. Nakapag-start ka na sana ng mag-plan, magkaroon ng business plan for your first business. Or nakapag-extra job ka na sana ng 2 hours. Nagturo ka, di ba? Nag-choreographer ka, nagawa ka ng something, content, di ba? Kasi marami sa atin sasabi, wala akong time, Doc G. You are busy being broke. Mamaya, hiwalay natin vlog yan. You are busy being broke. Busy tayo sa pagiging broke natin. Mamaya, type lang, ibang vlog yan. Narinig ko kasi yan, kaya hindi ko lang kung sino ko narinig. Ngayon lang yan, okay? Okay, so, stop being busy. Being busy ka sa pagiging broke mo, mamaya, okay, discuss natin, okay? Okay, number six, is say no to nonsense conversation. Like politics, di ba? Buhay na may buhay. These are nonsense. Stop that, okay? Makipag-usap ka sa mga tao, not about politics. Wala tayong magagawa. Eh, gusto mong baguhin si President? Si President yan, wala tayong magagawa. Sabi ko nga, givens are given. Wala tayong magagawa dyan. Stop talking about it. And besides, di ba, ang dami namang nabago sa Pilipinas, di ba? Or international issues, stop. Talking about that, wala tayong magagawa. Di ba? Yung kapitan mo, wala kang magagawa. Yan yung talagang kapitan mo eh, di ba? Stop that. Stop talking about the lives of your boss. Yung buhay ng boss mo, buhay ng office mate mo, buhay ng kapitbahay, buhay ng artista. Di ba? Ano na ba nangyari sa kay ano, si Gerald, si Bea ba, at si ano, si Julia? Ano na nangyari? Dok, alam mo, di ba? Nakikita ko sa YouTube eh. Di ba? So stop those nonsense conversations. Right? Okay, so number 7, pagbalik na rin natin. Number 7, alright? Say no to daily boring routine. Yung mga routine na pare-pareho oras ng gising mo, pare-pareho gawin mo sa umaga, pare-pareho ginagawa mo sa lunch break, pare-pareho oras ng uwi mo, pare-pareho yung kinausap mo pag-uwi mo, pare-pareho pinapanood mo, pare-pareho lang. Diba? Daily boring routine. That makes your life boring. Alam, marami nagsasabi yung boring naman ng buhay mo, di ba? Oh, boring yan pag wala kang ginagawang kaiba. Di ba? Say no to a boring routine. Okay? Kailangan everyday, meron kang binabasang kakaiba. Meron kang kinausap na ibang tao. Mas nagiging mas maaga kang pumapasok. Mas nagiging mas productive ka. Mas meron kang ini-inject ng mga something new, di ba? Sa Facebook mo, mag-quote ka naman lang ng inspiration, di ba? May ma-inspire man lang sa FB mo. Diba? Pag hindi tininay yung FB mo, parang sama ng loob eh. Ang title ata ng FB mo, dapat sama ng loob FB. Diba? Wala kang ginawa kundi ano eh. Feeling depressed. Feeling lonely. Feeling sad. Because that's your choice. Kaya ka depressed, that's your choice. Kaya ka sad, that's your choice. Diba? Puro feeling ganun na lang. Diba? Yung, ala bang iba? Hindi ka man lang ba naging blessed ni Lord? Hindi ka man lang ba na motivate? 400, 365 days, 7 days a week, alaman lang bang kaiba nangyari sa'yo na may post mo sa FB? Alaman lang bang something new na you want to launch in life? Diba? Alright, so,
Last, okay. Last, number 8. Okay? Say no to vices. Yeah. Bisyo? No. A big no. Huwag ka na sumubo. Kung di ka nagbibisyo ngayon, huwag ka na sumubo. Kung nanonood ka sa akin ngayon, estudyante, employee, you have a chance to try it. Huwag na. Okay? Huwag na. Okay? Ngayon, kung ikaw ay naman nandiyan na sa bisyo, okay, stop mo na. Okay? Doc, ba't nasali si vices sa'yo? Because I was listening to Grant Cardone. He was addicted many years in his life. Okay? Nung nagsimula siyang kumawala dyan, doon, nabagong buhay niya eh. Diba? Ang gastos kasi ng vices. Magkano yung kukonsume mo dyan, diba? At nag-ibay amoy mo eh, diba? At pangatlo, diba, nasasayang lang time doing those things eh. Tapos nawawala ka sa focus, nawawala ka sa tama. Mali, wala ka nagagawang ano, wala siyang mabubuting bagay na nadudulot sa katawan mo. Say no to that. Okay, you say no to that. Alright? So, these are simple things everyday na nagagawa natin. Just say no to this and you'll see kung anong difference na makikita mo sa buhay mo. Okay? So, if you need further help, okay, I can be your coach. Message ka lang sa akin. Okay? Alright, so please share this video sa lahat maibigan natin kahit OFW dito sa Pilipinas para sama-sama tayong mabago tumula natin buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. Yeah? Let's go, let's go.